Hello mga kadilbo. Dito po tayo sa steel workshop namin at bibigyan natin ng instruction ng ating steel worker about doon sa steel door na bagong project natin. So ito, ginagawa siya ng forma para dito niya ilapat ang frame. Minsaw yung forma kalam-kalam, minsaw yung forma kalam. Ayan ang ating steel worker. So gumagawa siya ng forma. Yung mga extra plywood ang ginagamit, umalang naman yan. Nakalama da fish, kamsan dita ka ba da fish? Pero sawa-sawa, ito. Inta sawi hada wahid meter, badin kam baki hada. Darpa wahid meter. Oh, kita. Bada baki. Bada, shoot. Bada, anakalam, ada darpa kullo 5 by 10. Rem 5 by 5, sa? Oh, 5 by 5. Rem 5 by 5. Ada darpa kullo rakka bada 5 by 10. Les mapi sawi asra? Asra ada. Oh, 5 by 10. Ada asra? Oh, ada asra? Tahat asra? Lasim kulo asra, hada kabir, hada tawil. Hada kabir, hada kabir, hada tahat. Lasim asra, hada muskil, hada talat. Okay, kalau sana darpa rakbat, 1 meter, 1 meter. Baki divide, baki, it inside. It inside. Okay. Okay. Baba then, hada mozut, hada 2, 86. Sawi wahid meter, badin baki. Kita? Mozut kalam. Okay. So ayun, in-explain natin kung anong gagawin doon sa gagawin niyang steel door na ating gawa, ating design. So ito ay malaki, nasa 5 doors na ang lapad is merong 3 meter, merong 4 meters, and then height is 350. So kailangan ang frame niya is 5 by 10. So, ayun. A few moments later. Ayan, thank you sa pagsama niyo sa kay Dilbo Crew Vlog Official sa maiksing video na ito. At in-update lang natin ang ating worker dito sa steel workshop para kung ano ang kanyang mga gagawin. So thank you. At sabi nga ng inyong Dilbo Crew Vlog Official, saan ka man naroon, mag-ingat po tayo. Bye-bye.